Hello guys, ako naman to si Nicole, FW Vlogs. Namimiss ko kayo guys, tagal-tagal din akong hindi nag-vlog. Musta na kayo? Sana okay lang kayo, ako okay lang ako. By the way, kung bago pa kayo dito sa channel ko, please subscribe my channel, like, comment. Thank you guys sa lahat ng nag-subscribe sa channel ko. Thank you sa lahat na nag-watch sa channel ko. By the way, ang topic natin ngayon is kung bakit ako nandito, anong purpose ko, kung bakit nandito ako, at paano ko nalampasan ang pagsubok ko at trials dito sa OFW life. Kaya ako nandito, kung sinong tumulong sa akin. Dati kasi, bago ko punta dito, nag-work ako ng factory worker sa Hukbag Company. Isa akong computer shower. Tapos may kaibigan akong nag-alok sa akin na pumunta dito. Sabi niya kung gusto ba akong pumunta dito, gusto ba akong mag-abroad dito, nagtrabaho dito sa Singapore. Tinanggap ko ang alok niya kasi nga ang dati pa gusto ko talaga dream ko din talaga magtrabaho sa ibang bansa din talaga kasi nga gusto ko matulungan yung pamilya ko, gusto ko din makagawa ng bahay namin kasi nga ako kasi lumaki akong mahirap. Tapos, yung bahay namin sira-sira. Yun talaga ang dream ko, magkaroon ng sariling bahay na medyo okay din. Yung medyo okay lang, yung simpleng bahay lang. Yun ang dream ko. Kasi nga yung bahay namin dati is sira nga. Lumaki akong mahirap ang buhay namin at lumaki akong walang ama kasi nga namatay yung tatay ko, 2 years old pa lang ako, kaya lumaki akong walang ama. Hindi ko naranasan kung paano magmahal ng isang ama, kaya minsan iniisip ko talaga minsan na paano kaya magmahal ng isang ama. Kasi nga, hindi ko naranasan na lumaki akong walang ama. Kaya, lumaki ako sa lulat lolo ko dati. Kasi nga, yung mama ko kasi, di ba, maagang namatay yung tatay ko. 2 years old pa lang ako, namatay na yung tatay ko. Nag-asawa siya ulit. 2 years old ako, nung unang asawa ng mama ko, dalawa lang kami magkapatid. 1 year old siya, lalaki, at ako naman I'm 2 years old the time when my father died. And then when I was 6 years old, my father si looking another guy, so she married again, so she have and then nabuntis siya, si pregnant, and then the girl nabuntis siya ng isang babae, kaya tatlo kami, isang half sister and my brother. And then Kaya magulo din talaga yung buhay namin talaga kasi nga yung pangalawa niyang asawa ay hindi rin magkakasundo kasi nga yung pangalawang asawa niya may anak din, apat. Kaya lalong naghirap kami. Lasinggero din yung pangalawa niyang asawa. Ay lalo talaga kaming naghirap lalo. Kaya nung nag-aral ako ng elementary,
ako nang nag-aral ako ng high school, kung saan-saan ako nag-aral. First year high school, doon ako nag-aral sa kamag-anak ko. Sa Mabini, Bohol, doon ako nag-aral ng first year high school. Ay, sa Kabulao, Mabini, Bohol, doon ako nag-aral ng first year high school. And second high school, sa Alicia High School naman ako nag-aral hanggang sa third year high school. And then the fourth year high school is sa Maynila ako nag-aral. Talagang doon ako nagtapos na sa Maynila, sa Quezon City, sa my auntie ko sa Quezon City. Talagang pinangarap ko talagang, kasi nakikita kong sobrang hirap talaga pamilya ko. So, nangarap akong sino ba naman hindi? Sino ba naman walang pangarap, diba? Tayo lahat meron. So, nangarap akong mag-abroad. Nangarap akong pumunta dito sa ibang bansa para mag-trabaho, para sa pamilya. Para din makaroon ng simpleng bahay. Kaya tinanggap ko ang alok ng friend ko, kahit man nga maraming nag-down sa akin na huwag kang pumunta dito. Even nga yung business namin na huwag kang pumunta dito kasi nga may narinig kami din dati na si Nida Blanca ba yun na binitay siya dahil namatay yung alaga niya. Pero pinagbintangan lang naman ata siya nun. Kaya, maraming nagsabi sa akin, maraming nag-down sa akin na huwag kang pumunta doon, kasi dyan, kasi doon, dito. Kasi nga, nakakatakot daw. Kaya, pero, kahit man nung anong sinasabi nila sa akin na ganon, hindi pa rin ako sumuko, hindi pa rin ako nag-give up para makapunta dito. Kasi pag, hindi pa rin ako nag-give up. Kasi pag may pangarap ka talaga sa buhay, hindi mo may give up ang pangarap mo. I-pursue it mo. Don't give up. Just go the flow. So, kaya nag-trust lang naman din ako ni God na protektahan at gabayan niya ako dito. Kaya may trust ako kay God. Kaya lakas ang loob kong pumunta dito. Pero yung kailangan din talaga lakasan ng loob talaga ng pumunta ka dito. Kailangan lakasan ng loob kasi pag mahina ang loob mo, madadown ka talaga sa pagpa-stress ka, kasi nga dito kasi nakaka-stress din talaga, lalo na pag yung amo mo hindi kayo magkasundo. Yung amo mo, lalo na pag yung nagtrabaho kasi isang bahay na unhappy ka, talagang stress ka lagi niyan. Noong una kong amo kasi, talagang na-stress talaga ako. Hindi kami nagkasundo sa amo ko kasi nga yung amo kong, yung nanay ng amo ko, matanda, lagi nangyialam sa anong ginagawa ko. Lagi niya akong pinapagalitan. Lagi kami nagtatalo doon sa matanda na yun. Kaya, kahit matanda siya, hindi ko, sinasagot ko siya. Kahit sabihin na matanda siya, sinasagot ko siya. Hindi ko mapigilan yung anger ko ba sa kanya. Kaya, yun. Tapos, kaya nga talaga nakaka-stress, kailangan lakasan lang ng tulong loob kung gusto mong pumunta dito. Lakas lang talaga ng loob. Kasi pag mahina ang loob mo, hindi ka pwede pumunta dito. Kasi nakaka-stress talaga, ikaw lang mag-isa dito, lumalaban. Ikaw lang mag-isa, halimbawa kung may sakit ka, ikaw lang gumagaling sa sarili mo, ikaw lang magpagaling sa sarili mo. Wala lang iba. Kasi ikaw lang ang nag-agapay sa sarili mo po. Pero kung mag-pray ka lang, kung may stress ka o ano man yung trials dito, ang ginawa ko is yung may stress ako, no,
Ang ginawa ko, pre lang, keep prayer, talk to God. Talk to God and I read in Bible and I worship, nakikinig ako sa mga worship song sa YouTube. Yan. Talaga. Yun lang. Para ma-overcome yung stress mo ba? Para hindi ka ma-stress, ma-overcome mo. Kausapin mo si God and prayer lang and reading Bible para God help us to overcome our trials because God is watching us over all the time. He never forsake us because He love us. Kaya kung ano man yung pagsubok natin sa buhay o pagsubok natin dito sa abroad, prayer lang. Prayer, keep prayer, talk to Him, and basta trust lang sa Kanya na ma-overcome ang lahat ng trials dito. God is always with us. Kaya prayer lang talaga. Okay, by the way, guys, gabi na, alas 12 na, sa midnight, 12 a.m. midnight, so I need to sleep now. Good night to all of us, to all of you guys. Thank you for watching for my videos. Those people, thank you those people watching my video. Salamat. Sana subscribe kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, like, comment. Thank you guys. I love you all. God bless you. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye.